Sa, oh yan, may pulis. Hello, sir. Hello po. Gatira. Alright, what's up, homies? Dito na naman tayo sa EDSA. Pupunta tayo kay Michael Buko para i-install ang ating fog lights para dito sa Zero XT250. Nako, importante ang fog lights kasi syempre pag nag-adventure ride tayo, madilim. Gusto natin nakikita natin lahat ng mga lubak, lahat ng butas, tsaka lahat ng shit na pwede nating daanan. No? Pero minsan, di ba? Ayaw na lang natin makita ang shit sa kapaligiran dahil mabubwisit lang tayo. But in this case, gusto nating makita lahat para hindi tayo mamatay. Michael Buko, homie natin yan. Kasama nating off-road yan. Siya daw mag-i-install ng ating fog lights. Sabi niya legal daw yun. May mga, syempre, legal repercussions sa pag-i-install ng fog lights. Ako personally, hindi ako fan na itong mga LED lights na ito na sobrang liliwanag, no? Nakakasilaw, tapos nakakabwisit. Ang sa akin lang, kapag ikaw ay kailangan mo ng ganung kaliwanag na ilaw para makapagmaneho sa dilim, sa normal na gabi, ha? Pues, wala kang karapatang magmaneho at all. Pero tayo, syempre, pupunta tayo sa mga off-road. Baka may mga masagasaan tayo, mga palaka, mga maligno, mga white lady. Ayan! Gusto po, gusto nating makita lahat yan. Pero syempre, sinasabi ng iba, madilim daw sa kanila. Walang pailaw doon sa mga dinadaanan sa lugar nila. O kaya safety feature daw dahil hindi sapat yung mga stock na ilaw para makita yung mga motor. Well, may point naman eh, no? Kaya siguro may mga regulations ang LTO na huwag dapat nakakasilaw yung pagkakatuto. Tipong nakapoint dapat sa daan eh, no? At sana wag, at sana i-on lang kapag kailangan talaga o kaya kapag umuulan, ganyan. So what do you think, homies? Basta ako, bahala ko lang gamitin for off-road driving only. Yeah, right. Sana hindi mag short at tuluyang masunog ang motor at hindi maka-apekto sa performance. Pero syempre tiwala naman tayo dun sa installer. Yan ang index, sana nakakapunta tong zero dyan. Perfecto na sana. Saya. Ayun ano, sana hindi tayo maligaw papunta sa shop ni Michael Buko sa Malabon. Monumento. Konting bato, konting semento. Maraming traffic at maraming kamote. Monumento. Huwag yung tanga, guys. Pwede maging tanga pero huwag nyo gawing hobby. Siyempre, wala tayong kabitan ng cellphone dito. Kaya ang style natin ng pag-waze ay kabisaduhan. Salbahe ka naman. So wala tayong waze eh, no? So ang ginawa ko, binasa kong maigi yung directions sa Google Maps. Tapos minemorize ko. So, siyempre, maliit lang ng baon ng utak ko. Konti lang ang malalaman na ito. Ang limit ko hanggang somewhere here lang. No? Lolo. This is the true Philippines! Ayun, no? Naubos na yung nakasave sa utak ko. Ito mo naman ang RAM natin. Maliit lang ang RAM natin. 56 kilobytes lang. Tayo liligo. Tugatog, Malabon. Panghulu Road. Zeni Store. Ayan na, Panghulu Road. Panghulu. Okay, tapos kakanan sa Panghulu National High, Red Palmas Food Garden, Panghulu. Okay. Barangay Panghulu. I can see you. Oh,
kanto. Tanong natin kay Kuya Maangas. Kuya, kuya, kuya. Excuse me po. Saan po ang Bautista Street? Bautista, yun ang gano'n. Sino na yan? Diretso, di ba? O, pagdalo mo, gaganong konti. Pagdating mo sa may kanto, gaganong konti. Tapos kailan, diretso na yun. Bautista na yun. Appeal. Thank you, boss. Siyempre, kung mapapansin nyo, malalaki gulong ng mga pedicab dito, no? According to Darwin's Theory of Evolution, dapat nag-evolve ka para makapag-survive. Ayan ang evolution nila para pagka bumaha, makakatawid pa rin sila. Kasi pag yung mga normal na gulong, lulubog, mahirapan sila pumedal. My right, eh, Bautista Street. I can see it now. Ito, patang ito. Galagala. Mga magulang, cheches lang. Ayun. Ayun ang hayop. Dali lang, di ba? Naligaw ako, no? Lagyan natin ako niya. Gadget holder. Meron ka. Bigay. Bibigay ko, ha? Pag sinabing bigay, walang bayad yun, di ba? Oo, wala. Walang bayad-bayad yun, kaya bigyan ko yun. So, boss, all weather. Para maliwanag ang buhay sa bundok. Kano'y ganyan? Ha? Binibenta lang natin to kasama installation 1-5-2. Walang bayad-bayad yun, kaya bigyan ko yun. A few moments later. Ano masasabi mo? Ayos ba? Oo naman. Ilang taon ng warranty niyan? Lifetime warranty. Hanip pa. Michael Buko, pinakamagaling na electrical sa motor. O sige, salamat tol. Take off na ako. Kuya, thank you ha. Silaw, ano? Ayun, so successful naman ang pagkakalagay ng ilaw natin. At syempre dahil sa kabaitan ni Mr. Buko, nagkaroon pa tayo ng cellphone holder with USB charger. So ready na tayong tumahak sa mga bundok. Bukod pa dyan, pampatibay din ang samahan, pagkakaroon ng homies, at syempre yung journey natin sa Malabon. Ayan, see you next time! Ready for the mountains. And the